pinto na 1 milyon ang halaga. Sa video na ito mga boss, panoorin po niyo kung anong klaseng pintuan ito at para malaman na rin po natin mga boss kung bakit ganito siya kamahal. Dahil sa sobrang mahal ng pintuan na ito mga boss, pwede na po tayong magtayo ng tig 200,000 halagang bahay na ganito kalaki at 10 bahay na tig 100,000 na ganitong klaseng bahay. Dahil tumataginting lang naman po na mahigit 1 milyon ang halaga ng pintuan na ito. Unang-una po, yung door jamb po nito ay 5 inches by 12 inches na may height po na 3 meters. Ito namang dalawang panel na pintuan mga boss, ito po ay tig 1 metro na tabla. As in tabla po, wala pong nakatapal po dito. Ang kapal po niya ay 2 inches, tapos kulang-kulang po 3 meters yung kanyang height. Ganon po siya kalaki mga boss. Just imagine mga boss, ito po ay kahoy po na nara. As in solid na nara po talaga. Dinala po ang pintuan na ito mga boss, dito po sa aming site ay nakasanding sealer na po yung kanyang pintuan. So ito na lang po yung aming lilihain, itong door jamb at yung gilid po ng pintuan na pinagkaltasan po. At matapos po nating lihain ng number 100, sinundan po natin ng number 120, ito na po ang kasunod mga boss. Nilagyan na po natin ng cover yung mga hindi po dapat may sama sa pag-spray. So nilagyan po namin ng dyaryo lahat. So dahil po sa tapos na po nating niliha at tapos na rin po natin nilagyan ng dyaryo, ngayon ay timplahin na po natin yung ating sanding sealer. Natural po ng ating sanding sealer, hinhaluan po natin ng lacquer thinner at lacquer flue. Ika nga po sa mga pagkain mga boss, kailangan po nating timblahan po ng asin at seasoning yung ating niluto. So ang may suggest ko po sa inyo mga boss, mas maganda kung straight po ang brand na gamitin. Halimbawa, kung purong E+, E+ mong gamitin. Kung ibang brand naman, mas maganda kung straight din po ang gagamitin po natin magmula sa sanding sealer, lacquer flow, at lacquer thinner para hindi po magkaroon ng problema. Alam niyo po mga boss, kung tutusin, pwede po talagang paghalo-haloin yung mga iba't ibang brand basta magkasundo lang po sila kagaya nitong lacquer type. So, kagaya nitong lacquer type na ating varnish na gamit po ngayon, pwede natin paghalo ito sa iba. Kaya lang, ang sinasabi ko po, mas maganda kung straight brand para wala po talagang ibang pagbintangan. At ngayon mga boss, ini-spray na po natin yung ating sanding sealer. So, natural lang po na kapag mag-spray po tayo, lalong-lalo na unang spray pa lang po ito, kailangan lang pong alalay lang po yung ating pagpihit ng ating spray gun. Hindi po masyadong malakas yung hangin, katamtaman na po at least nasa 30 PSI lang po siya o mas mababa ng kaunti. Ang mahalaga po, katamtaman lang po yung hangin po niya. At siyempre, sa ating pagtimpla po ng sanding sealer, kailangan din po nating timplahin ng maayos ayon sa kaniyang ratio. Dahil kadalasan po na brand mga boss, ang ating sanding sealer ay tinitimpla po ng 20% na lacquer thinner, tapos 3% o wala pong problema kahit lumagpas ng 3%, kahit umabot pa ng 10% yung ating lacquer flow, wala pong problema. Ang problema lang po talaga natin mga boss, kapag sumobra po ng lacquer flow ay medyo maantala po yung kaniyang pagtuyo. Sa halip na matuyo po ng kalahating oras at maliha muna siya at pagdating po ng isang oras, hindi na po, magbabago na po. Kapag malamig o tag-ulan po, magdagdag po tayo ng lacquer flow. At kapag meron pa pong diferensya yung ating pintuan o kung ano man yung ginagawa natin, magmasilya na po tayo. So ang gamit po nating pangmasilya mga boss, dapat po pangmasilya po talaga para po sa varnish. Ang may payo ko lang po sa inyo mga boss, huwag po ninyo gamitan ng body filler o kaya lacquer putty dahil babakat po yung inyong masilya. Ang gamitin po natin na pangmasilya mga boss, yung pangmasilya na para po talaga sa varnish, kagaya nitong gamit ko po ngayon. At siyempre, timplahin po nating maigi para po hindi po lalayo dito po sa ating kulay na ito. So ang minamasilya ko po dito mga boss, dito po sa mga dugtungan, yan yung mga kantuhan, tapos mayroon pong portion na mayroon pong mga butas na maliliit, siguro nung kanilang pinantay itong kahoy. Kung tutusin mga boss, itong kahoy na ito, itong ating nara mga boss, ay perfect po talaga. Just imagine, ang kahoy na ito mga boss ay tabla po ito. Itong minamasilya ko po, itong pintuan, dalawang panel na tabla po, as in tabla. Wala po talagang nakatapal dito. At alam niyo po ba kung ano po ang sukat niya? Ang bawat panel lang naman sa pintuan ito mga boss ay tig 1 metro po yung lapad niya. 2 inches yung kapal, 3 meters yung height. Just imagine kung gaano po siya kalaki. Pagkatapos po matuyo ang ating masilya mga boss, ay siyempre, lihain na po natin. So ito na po yung ginagawa po namin ngayon. Nililiha po namin at ang gamit po namin dito na liha mga boss, number 240. At pagkatapos po namin lihain mga boss, ang kasunod na pong ginawa po dito ay
ito na po, binoboli ko na po ito, o muniego. So ito po yung makalumang praan kung paano po mag-varnish at kung paano po pakinisin ang pintuan o kahit anong klaseng varnish. So minumuniego po natin o binoboli po gamit po ang binilog po na basahan na sinasawsaw po sa sanding sealer at yun po ang ipinupunas po natin para mapuno po yung bitas ng kahoy nang sa ganon kapag hinawakan po natin para po siyang salamin, makinis po siya. At ang isa po sa dahilan kung bakit ko po binuli pagkatapos po lihain yung ating masilya ay para po ma-check ko po yung kulay ng masilya kapag nabasa na po ng sealer. So dito po natin makikita kung tama ang kulay ng ating masilya na hindi po siya piklat o hindi po siya ibang kulay tingnan. At nakita niyo naman mga boss, makinis na makinis yung kulay ng kahoy, wala pong piklat, ibig sabihin swak na swak po ang ating pangmasilya. Itong ating A+ wood filler para po sa natural po na finish. So far mga boss, ito po yung pinakamahal na pintuan na vinarnish ko po mula nung ako'y nagtrabaho bilang isang varnishador. Dahil sa sobrang mahal ng pintuan ito mga boss, pwede na po tayong magtayo ng tig 200,000 halagang bahay na ganito kalaki at 10 bahay na tig 100,000 na ganitong klaseng bahay. Dahil tumataginting lang naman po na mahigit 1,000,000 ang halaga ng pintuan na ito. Kaya dapat po hindi po basta-bastang varnish po ang ating gamitin po dito. Yung hindi po nakakahiya para po dito sa 1,000,000 mahigit na pintuan. Ang ginagawa na po natin ngayon mga boss ay nililihan na po natin ito para po ma-top coat na po natin ito. Ang gamit po naming liha dito mga boss ay number 400 at siyempre ginagamitan pa rin po namin ng tubig para mas mabilis po siyang lihain at hindi po aksayado sa materyales. At pagkatapos po natin lihain ito mga boss, ang kasunod na po nito ay i-adjust na po natin gamit po ang penetrating wood stain. So i-adjust po natin yung masyadong light lang po. So ito na po siya. So kung ano lang yung nakikita ko po na masyadong light po talaga, yung halata po masyado, yun po ang nilalagyan ko. Pero yung wala namang diferensya, eh hindi na po natin gagalawin yan. Ibig sabihin, kunting adjust lang po, tapos lilihain natin, at saka po natin ito i-top coat. So ito na po ngayon yung ating top coat. At ang aming top coat po dito mga boss ay hindi po siya makintab. Satin finish lang po. Ibig sabihin, hindi po siya makintab, hindi rin po siya flat. Katamtaman lang po. At siyempre, hinhaluan po ito ng dead flat lacquer. Paano po ito timplahin mga boss? Tinitimpla po ito ng 3:1 ratio. Ibig sabihin po, tatlo po yung ating clear gloss, hinahaluan po natin ng isang dead flat lacquer. At natural po, na kapag magtimpla po tayo na meron pong halong dead flat lacquer, kailangan po talagang buksan ninyo yung lata ng inyong dead flat lacquer. Kailangan lusawi ng husto yung nakatining po na nasa ilalim po ng lata dahil yan po ang nagdadala po para magiging flat po o mabawasan po ang kintab ng ating trabaho. Kapag hindi po natin dinurog yan, hindi po mangyayari yung gusto nating satin o matte finish. At dito mga boss, 20% pa rin po yung ating lacquer thinner. Tapos mag-adjust na po tayo ng lacquer flow. Gawin na po nating 10%. Muli, wala pong problema kapag lumagpas po ang dami ng inyong lacquer flow. Lalong-lalo na pag malamig ang panahon o umuulan, kailangan nyo po talagang magdagdag ng lacquer flow. At kapag nahalo-halo na po lahat yan, natural po na haluin po natin ng husto bago po natin i-apply. Nang sa ganun po, makita na po natin ang resulta ng ating trabaho. So ngayon po, ina-spray na po natin yung ating pang-finish, yung ating pang-top coat, yung tinimpla po natin na dead flat lacquer na isa, tapos hinaluan natin ng tatlong clear gloss lacquer, 20% na lacquer thinner at 10% na lacquer flow. So dito mga boss, makikita po niyo kung gaano po kataas yung pinto na yan. Yung patungan ko po, halos nasa kalahati po ang height niyan sa pinto na yan. So kung sakali mga boss, meron po kayong tabla na nara na ganito po kalapad, 1 meter, tapos yung height niya ay 3 meters, tapos yung kanyang kapal ay 2 inches. Baka sakali isa po kayo sa magiging milyonaryo mga boss kapag madala niyo yan dito. Dahil siyempre, pagka nandito po sa Maynila, lalong-lalo na sa mga exclusive subdivision na kagaya po nitong ginawan po namin, eh talagang mahal po dito. Basta siguraduhin nyo lang po na ang inyong hamba o yung inyong door jam, ang sukat po ay 5 inches by 12 inches. Yun nga lang mga boss, sobrang hirap po maghanap ng ganito ka lapad na nara. Akasya po siguro meron. Pero ganun pa man, kahit ba meron kayong malalaking nara po sa inyo, alam ko po hindi po basta-bastang makaputol po nito. Dahil mahigpit po na ipinagbabawal ng ating gobyerno na magputol
Kahit pa sarili mo yan na nara. So ang malaking katanungan ngayon mga boss, ito ba'y galing ng Indonesia at Malaysia o galing lang ito dito sa atin dito sa Pilipinas? Isipin niyo lang po, hindi po basta-basta itong kahoy na ito dahil ayon pa sa nag-supply po nito, hindi po bababa sa 110 years itong nara na ito na nakatayo. Meaning, mahigit na po isang sentinyal ang edad nitong kahoy na ito. Kaya ganyan po siya kamahal. So naway nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon mga boss. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss, wala naman pong mawala sa inyo. At huwag po ninyong kalimutang mag-like. Sagot ko po ang pagtuturo kung paano po mag-harness at ang gagawin na lang po ninyo, mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat po!